Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Good morning, Father. May tanong na po ako, ano nga po yung pangalan ng asawa ni Tita Cory, Cory Aquino, at nanay naman ni Chris Aquino? Ay, tatay, Chris Aquino. Ano ang pangalan ko? Anong pangalan po niya? Ninoy, tama? Yes. Diba po? Ninoy Aquino International Airport, diba? Pero alam niyo po ba na ang tawag sa kanya ni Tita Cory, Tita Cory, close kami, Tita Cory, ay hindi Ninoy, kundi Ninoy. Di ba may pagkakaiba? Ninoy, tayo, lalaki siya si Ninoy Aquino, pero yung si Tita Cory, Ninoy. Iba yung ano, hindi pa alam kung anong tawag nito? Accent. Iba ang accent. At isa pa, no? Sa mga kapatid natin Hudyo, Advent. Ano muna yung tawag pala sa araw ng pamamangha ng mga Hudyo? Sa? Very good, no? Pero alam niyo ba, ng mga Hudyo, ang tawag nila doon ay Shabbat. Hindi Sabbat, kundi Shabbat. Okay? One time, no, nung na-assign po ako sa Palawan, sa San Vicente, for my agency program, one year, no? Isang observation ko, no, na ginawa ko sa mga kabataan, nung maunang linggo ko doon, meron isang sakristan, tinawag niya yung kanyang kaibigan sakristan. Sabi niya, Pai, hindi ka dito, Pai. Ang pangalan na, Pai? O naiinitan siya, gusto niya ng Pai. O tapos, no, so, kinakaya ko lang, hindi ko na pinansin. Inisip ko baka pangalan na niya, Pai. Pero kung tinawag niya ulit yung isa pang sakristan, sabi niya, Pai, hindi ka dito, Pai. Ha? Sabi ko, bakit pares lang pangalan? Pai, Chili Pai. Sweet Pie, gano'n. Hindi, no? Yun pala, sa mga kabataan doon, sa kanila, ang tawagan pala nila doon sa magbabarkada o magkakaibigan ay Pie. Nakatawa, no? Kasi iba yung laling nung pinagsamahan, kaya kaya mong tawagin doon sa term of endearment. Para rin sa mga mag-asawa, di ba? Bibi ko, ganyan, be, bi, babe, bi, bobo, gano'n. Be. No, meron tayong mga in terms of endearment, and that is because of the depth of the relationship that you have. Diba? And our knowledge about a certain person, my dear brothers and sisters, no? Person, place, thing, or event, can be determined by our familiarity. But to know them, to know the people, these people, well, can only be possible through relationship. Iba yung familiar ka, iba yung meron kayong kaugnayan sa isa't isa. May laging, no? Relationship, sabi po ng isang writer, relationship makes everything different and can make a big difference. Pag may laging yung pinagsamahan ninyo, no? May mababago, meron kakaiba. So in our gospel for today, we heard that Jesus asked his disciples, no? Sabi, "Who do people say that I am?" For some, they said he's John the Baptist, while for some, he's Elijah, for others, he's Jeremiah, and one of the other prophets, no? No one really knows who Jesus was until he asked Peter, until Peter answered him. No? Peter was the only one who was able to say who Jesus is. "You are the Messiah, the Son of the living God." For his knowledge about Jesus
was out of his relationship with him. No? Ganun kalalim yung pinagsamahan ni Jesus at ni Pedro na kaya niya at kilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. Aside from love, my dear brothers and sisters, which is the very heart of any relationship, no? There are two things that can determine a relationship. Kung kulang ang isa o wala yung parehas, no? Hindi natin masasabi na tayo ay in a relationship. Wow, status in a relationship. No? Or may kaugnayan sa iba. First, no? Fidelity. Fidelity. The state of being loyal. Sa atin sa Tagalog, hindi tinatawag na katapatan. Tama? Eh? Relationship requires fidelity, for it is the act of choosing the person, one, and it is the act of choosing to stay. Na manatili. To stay. Fidelity is the heart of any commitment. You cannot be in a relationship without fidelity. That is why in our first reading, we are being reminded by the prophet Isaiah, no, about the importance of fidelity in our relationships. Why? Pinalitan po ni Jesus ng Diyos si Shebna. Si Shebna yung namumuno noon sa kaharian bilang katiwala o katiwala ng palasyo. At sino ang pinalit dito ng Diyos? Pinili niya si Eliakim para humalili sa kanya sapagkat nakita niya ang katapatan ni Eliakim. Ang katapatan ni Eliakim sa Diyos. God chose Eliakim to be the steward of His kingdom because of His fidelity. At dahil sa kanyang katapatan, ito ay nagdala sa kanya para siya ay pagkatiwalaan ng Diyos. And this brings us to the second point. This is the second most important thing in a relationship. Trust. Trust. It is a firm belief in the reliability of a person. Sa Tagalog, pagtitiwala. You cannot be in a relationship without trust. Trust is the very foundation of any relationship. That is why in the gospel for today, my dear brothers and sisters, maybe this is the reason why Jesus made Peter the rock or the foundation to which He will build His church. He trusts Peter. Simple. Pinagkakatiwalaan niya si Pedro. Does this mean that Peter is perfect? That Peter is the best among the 12 apostles? No, hindi. Peter was not a perfect apostle. For Jesus knew then that he will be denied by Peter. Ilang beses? 3 times. At sa buhay nila, magkasama silang dalawa, no? Sa paglalakad ni Pedro sa tubig, ano nangyari? Siya'y lumumbog. Kasi nawala yung pananampalataya o lumigit yung pananampalataya. Nakita niya yung bagyo. Kaya lumubog si Pedro. Ano sabi ni Jesus? O you of little faith. Hindi naman ganun ka-perfect ang relasyon ng dalawa eh, si Jesus at si Pedro. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinili niya pa rin si Pedro upang magtangan o magdala ng susi ng langit at ng lupa. For Jesus knew, yes, that he will be denied, but still, he trusts Peter because trust is a choice. Pinipili natin magtiwala. Minsan, hirap tayo magtiwala sa tao kasi naghahanap tayo ng mga dahilan para pagkatiwalaan natin sila. Pero sa halip na maghanap ka ng dahilan, bakit kaya hindi tayo gumawa ng mga dahilan upang tayo ay magtiwala at pagtiwalaan? Huwag tayong hanap ng hanap. Gumawa tayo ng dahilan upang tayo ay magtiwala at pagkatiwalaan. My dear brothers and sisters, you cannot be in a relationship without trust, for it is the fuel that makes a relationship work. We can only know someone if we have a relationship with him or with her. But to have a relationship, we must know how to be faithful and how to trust others. Peter knows well what fidelity and trust mean because he struggled with it. Kaya huwag po kayo mag-aalala. If you struggle with faithfulness, with fidelity, if you struggle with being trustworthy o pagtitiwala sa ibang tao, no? para din lang tayo si Pedro. At sa kabila nitong mga kahinaan natin ito na magtiwala, no? At maging tapat, pinipili pa rin po tayo lahat ng Diyos. Kaya naman sa ngayon nito, ito yung panalangin natin to have a deeper, intimate relationship with God and one another.
By having this, by asking this grace of fidelity and trust. Let our struggle in fidelity and trust make our relationship perfect and stronger, be it for other people or for God.